bahay! So, maulang umaga ngayon dito sa Macao. Ayan. So, today, beach. Video ay isi-share ko sa inyo kung bakit nga ba may three-color health code dito sa Macao. So, nagkaroon ng three-color health code dito sa Macao dahil nga may nakapasok na tao na may COVID galing sa China. So, kaya nagkaroon dito ng nucleic acid test or swab test. Kaya naman nagkaroon kami ng three-color health code na green. Tapos, meron kaming dilaw at meron kaming red. Na ang ibig sabihin ng bawat isa, pag ikaw ay may green color, ang ibig sabihin is malinis or clear ka. Pag naman ikaw ay may yellow color, ibig sabihin is yung health mo is hindi okay. Kumbaga, papunta na yon sa nahawa ka sa COVID. Pag naman ikaw ay red, ang ibig sabihin nun ay ikaw ay tuluyan ng nahawa sa COVID. At kapag ikaw ay sabihin ng yellow health code, pag lumabas yon sa iyong health code, hindi ka na pwedeng makapasok sa mga restaurant, sa hotel, sa mga bar, sa mga buses, taxi, at sa MTR. So, ganun din pag red. So, hindi ka rin pwedeng pumasok sa lahat ng establishment ng dito sa Macao, tulad nga ng restaurant, ng hotel, ayan, hindi ka pwede. At ang pinakamalala pa, pag ikaw ay may red code, kukunin ka na ng pulis, ayan. Hindi ko may tatawag na sa'yo at i-inform sa'yo na ganun. At hindi ko lang sure kung ikaw ay kukunin at dadalhin sa hospital or kung saan man, hindi ko lang sure, pero siguro ganun ang mangyayari. Dadamputin ka na ng pulis para ibigay ka doon sa tamang dapat mong kalagyan. Natapos kasi yung nucleic acid test noong June 9. So mula nung June 9, ayan, inano na ng pamahalaan na lahat ng may red or yellow code ay ibaband na sa lahat ng establishment ng Macao. At pag ikaw nga ay may red code, ay kukunin ka na ng government dahil ikaw ay papagalingin na. So, but, may nangyari namang kakaiba kasi nagkaroon ng error yung mga health code nila kasi nga sa dami ng tao sa Macao, so hindi na nila na control yung pagka-error ng bawat isa. Kasi tulad ko, ayan, nagka-error ako kasi nagkamali pala yung nagkulang ng isang number doon sa passport ko na ini-enter doon sa nung nagpa-swab test ako. So, kaya nung time na yon, as in, natakot ako kasi nagkaroon ako ng yellow color health code. So, pag ibig sabihin ng yellow color health code, so hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng pumasok doon sa work mo. Lahat parang as in, ituturing na may sakit, na hindi ka nalalapitan, na yung tao na nakasalamuha mo noong time na yon is matatakot na sa'yo. So, ayan, nagkaroon ako ng health code. Yan, tumawag ako sa aking employer. Tinawagan ko agad siya. Sabi ko sa kanya, nagkaroon ako ng yellow health code. So, tapos, yung employer ko, ayan, yung employer ko tumawag doon sa government na ipinaalam na nagkaroon ako ng yellow code. Tapos, i-verify niya yung aking data doon nung nagpa-swab test ako. So, yun nga, nalaman niya na may kulang pala na number na in-enter doon sa aking data. Yung passport ko, kulang ng isang number. Kaya, nagkaroon agad ako ng yellow code nung time na yun. Ibig sabihin ng yellow code is maaring affected ka or maaring hindi ka nagpa-swab test.
So, ayan. So, lahat pala ng tao. So, nung ipinost ko yun sa Facebook. So, nung pagka-post ko nun sa Facebook, maraming tumawag sa akin. Kasi, hindi lang pala ako yung tao na nagkaroon ng ganun. Marami rin pala. So, kaya, nung nagkaroon ng error, ayan yung iba kong friend, ayan, sinabi rin nila sa kanilang mga employer. So, ayan, naayos. Dahil nga sa dami ng tao na nagpa-swab test sabay-sabay, nagkaroon ng error doon sa computer o data na swab namin. Yun, pag ikaw ay nagkaroon ng yellow code, i-delete mo lang yung old data mo. So, pag na-delete mo na yung old data mo, saka ka uli pipil up ng panibagong data gamit yung passport mo or kung ano man yung ipinresent mo doon sa pag-swab test mo. So, pag dinilit mo na yung old data mo, tapos nag-fill up ka uli, magiging okay na uli yung health code mo. Kasi nga, nagkaroon lang ng error doon sa mga data na in-enter nila kasi nga sa sobrang dami ng tao. Kaya ang ginawa ko nung time na yun, dahil sobrang kaba ko at as in akala ko dadamputin na ako ng police or anong gagawin sa akin o papauwiin ako ng Pinas. So, nagkaroon ako ng kaba. Ayan. Kaya nung sinabi ng madam na i-delete ko yung old data ko saka ko uli mag-fill up, yung ginawa ko naman at ayun, nagkaroon na siya ng green code. At ayan, nakahinga ako ng maluwag nung time na yun. So, ayan guys, ayan, dito ko natatapusin ang aking video. Kasi ayan, 8:30 na naman, kailangan ko pumasok sa work. At thank you for watching. God bless you all and always fighting. Bye!